GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Nadagdagan pa ang mga lugar na isinailalim sa wind signal dahil sa bagyong Kiko. At sa puntong yan, makakapanayam natin si Chris Perez, ang Senior Weather Specialist ng PAGASA. Magandang umaga, Chris. Magandang umaga rin, happy sa lahat po na ating taga-subaybay. Opo, kung nitong mga nakalipas na araw, naging maulan sa Southern Luzon at Northern section naman, yung uulanin itong ng Houston itong ngayong weekend, itong pumasok na bagong bagyo? Tama po sila, no? Subalit, bagamat itong bagyo ay direktang maapektuhan ang nakararaming bahagi ng Northern Luzon, asahan din na pwedeng yung enhanced habagat nito ay makakaapekto rin sa ilang bahagi ng Central at Southern Luzon at ng Kabutihan. Kaya dito po, aside from yung monitoring natin, yung Tropical Cyclone Bulletin para kay Kiko, nagpapalabas din po tayo ng weather advisory para sa habagat. Para bigyan din yung mga lugar na posibleng ulanin na yung dala ng habagat. Gaano po kalakas yung dala nitong ulan? Well, unang-una, itong bagyong si Kiko, inaasahan natin talagang malalakas na pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha sa mga low-lying areas, pwedeng magresulta sa pag-apaw ng mga ilog, at pwedeng magdulot ng mga paghuho ng lupa, lalong-lalong sa mga areas na malapit sa gilid ng bundok kung mababagal po sa pag-ulan simula po ngayong gabi. So dapat aware talaga yung mga kababayan natin, yung local government, at saka yung mga DRR officials ng mga areas na may warning signals number 3, 2, and 1 dito sa mga flash flood and landslide prone areas sa kanilang lugar. At yung hahatakin itong ulan, malakas din ho ba para dun sa mga hindi naman direktang tatamaan ng bagyo? Well, dito po sa mga areas na apektado ng habagat, inaasahan naman natin yung katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na pag-ulan, no? Dito po sa may bandang western section ng Southern Luzon at ilang bahagi po ng Western Visayas. At sa mga darating na araw, kapag kumikilos na po patungo dito sa northern boundary ng area of responsibility ang bagyong si Kiko, posibleng madagdagan naman yung mga lugar na maapektuhan ng habagat. Posibleng yung ilang bahagi ng Central Luzon, yung nasa kanlurang bahagi, ay makaranas na rin po ng mga pag-ulan na dulot ng habagat. Mm-hmm. At may asahan pa po ba tayong bagyo sa buwan ng Setyembre? Bakit tila madalang yung bagyo ngayong tag-ulan? Yes, Rafi, no? So yung sa kasalukuyan ay nakadalawang bagyo na po tayo, si Jolina at yung currently minamonitor natin si Kiko. And before the month ends po, inaasahan natin may isa pa tayong bagyo na pwedeng mamonitor. Either mag-landfall, pumilos ng malapit sa kalupa na ating bansa, or pumilos lamang sa loob na ating responsibility at pumilos, tuluyang lumabas po. Kumbaga non-landfalling tropical cyclone. Pero pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan natin, no? Yung sa kasalukuyang bagyo, si Kiko, na inaasahan natin ang tatawid ng extreme northern Luzon area mamayang gabi, ngayong araw po, ngayong hapon, hanggang bukas yung critical. Kaya sana po, yung mga kababayan natin, aware po, lalong-lalo yung mga areas na may warning signals number 3, 2, and 1. Ilang araw na rin po tayo nagbibigay abiso na posibleng madagdagan nga yung mga lugar na magkakaroon ng warning signal. Posible tayo magkaroon ng mas mataas na warning signal dito nga sa northern zone area. Sana po, nakapag-prepare na po in coordination with their local government at yung mga DRR officials. Lalo na po siguro yung mga binaha last year, yung malaking baha last year dito sa may Cagayan Valley area. Doon ho kaya tatama ulit yung mga malakas na pag-ulan? Well, kasi itong nagpabaha ka last year sa may Cagayan area ay dulot naman po yun ang pinag-iba yung amihan, kundi po tayo nagkakamali. Mm. No? May bagyo or sama ng panahon dito sa central part of the country na nag-impluensya po nung amihan at yung nagdulot ng mga pag-ulan na naging resulta ay umapo po yung mga ibang river channels sa northern Luzon area. Mm-hmm. And sa pagdating ng bagyong si Kiko, gaya nga ng binanggit natin kanina, yung mga pag-ulan po ay pwede talagang magdulot ng mga malawakang pagba, lalo na sa low-lying area, tapos pwede rin mag-cause ng pag-apaw ng mga ilog. Kaya ngayon pa lamang po habang may kalayoan pa, no? 220 pa naman kilometers ang layo sa may bandang northern zone area. Since kahapon, nagwa-warning na po tayo. Hopefully, yung mga kababayan po natin, handa na po sa pagdating ng bagyong si Kiko, lalong-lalo na dito sa may bandang Cagayan, Babuyan, and Batanes area, kung saan inaasahan natin na kikilos palapit or tatama yung pinakang sentro ng bagyong si Kiko. Sapagkat normally, yung malapit po sa sentro talaga ang nakakaranas ng pinakamaraming ulan at pinakamalalakas na hangin. Okay. Nevertheless, binanggit nga natin, we have warning signals number 3, 2, and 1. Lahat po ng areas na nakapaloob sa mga lugar na may warning signals, dapat paghandaan din po yung worst case scenario. Malakas na ulan, malakas na hangin. So ingat po ngayong weekend. Maraming salamat po sa inyo.
Maraming plano din po at maganda araw. Sige noong Chris Perez, ang senior weather specialist mula sa PAGASA. Sa punto pong ito'y mga kapanayam natin, si Mark Timbal, ang spokesman ng NDRRMC. Magandang umaga po sa inyo. Si Connie Season po ito. I'm Connie. Good morning po at sa mga kasama po natin dyan at sa ating mga kababayan. Magandang umaga po sa lahat. Makikiki-update lamang po kami dun sa inyo pong monitoring sa mga nabiktima ho ng Bagyong Julina. May mga nadagdag ho ba sa mga nasawi at yung mga nawawala? Opo, sa reporting po natin ngayong umaga, Ma'am Connie, ang officially confirmed pa lang po natin na dead ay isa. Ang injured po natin confirmed is 16 at we have confirmed 4 missing persons. Pero natanggap na din po natin yung report na for validation po ang pagkasawi ng dagdag pa na 13 na ating kababayan. Mm-hmm. We have 4 additional injured and 3 additional missing. So pag na-confirm po natin lahat yung items na yan, ang nandito po sa naiulat sa atin ay 14 po ang nasawi, ang injured po ay 20 at ang missing po ay 7. Ongoing pa rin po ang validation for the dead and injured, tapos yung missing po natin, ongoing po ang search and rescue operations po para sa kanila. I see. Doon po sa mga nailikas, no, dahil po sa malakas na ulan at pagbaha, may mga nananatili pa rin po ba sa mga evacuation center? Meron pa po siguro nananatili sa evacuation center, but largely po, Ma'am Connie, nagsiuwian na po itong mga kababayan natin dahil umigil na po yung panahon doon sa mga areas na yan. Pero ang peak counting po ng mga nag-evacuate, as per sa reporting po natin, umabot po ng 9,889 persons ang nag-stay sa evacuation center at nagamit po nating evacuation centers, umabot ng 249 facilities po yan across Region 3, Calabarzon, Mimaropa, Regions 5, 6, 8, 12 at dito rin sa NCR. I see. Yung mga lugar po na sinalantaan ng bagyo, may mga nabanggit kayo, di ba, kahapon na may mga sirang kalsada, tulay. Totoo po yan. Yung sa infrastructure, meron na ho ba tayo ngayon na more or less nakitang detalye kung paano, yes, kung gano'ng karami? This morning's reporting po, Ma'am Connie, dumating na din po yung mga dagdag na datos. Sa damaged houses po, nakapagbilang po ang ating mga kasamahan ng a total of 6,423 damaged houses across Calabarzon, Mimaropa, Region 5, 6 at saka 8. Mm-hmm. Ang pinakamarami pong napinsalang mga tahanan po ay dyan mula sa Region 8. Yan pong mga probinsya dyan ang unang sumalubong kay Julina nung typhoon level pa po siya. Sa damage to agriculture po, ang computed damage po ay 256 million pesos worth of damages of crops, livestock and poultry, fisheries and equipment for agricultural activities. Yung sa infrastructure naman po, umabot na po ng 30 million pesos worth of damages to infrastructure dyan sa Mimaropa, Region 5 and Region 6. Apo, sa lahat po ng mga lugar na sinalanta, may mga baha pa ba o humupa na ba? At yung mga supply ng tubig at kuryente po, kamusta na? Nung lumipas po yung sama ng panahon, nabalitaan po natin na mabilis po ang naging pagkilos ng ating mga kasamahan sa local power cooperatives at saka yung sa NGCP para ma-restore po yung energy or power muli doon sa mga areas na saanan nito si Julina. So far po, ang nakarating sa atin na ongoing po yung pagbabalik energy dyan sa mga probinsya sa Eastern Visayas at saka sa Masbate, pero largely po na-restore na din yung electricity in those areas. Sa ano naman po, yung mga flooding situations, nakapag-monitor po tayo ng a total of 132 flooding instances po. At largely po, nag-subside na rin po yan. Ang ongoing na lang po atang pagbaha ay nasa 24 areas na lang. I see. Yung bagyong Kiko, paparating din, I mean, nandito, pero ano ho ang ating gagawin po naghahanda dyan? Opo, tama kayo dyan, Ma'am Connie. Nung isang araw po, nagpulong muli tayo dito sa NDRMC para sa koordinasyon nitong efforts natin para kay Julina at yung preparation for Kiko. Sa pag-ulat nga po ng PAGASA, dahil may chance na mas lumakas pa po itong bagyo na ito, kaya yung ating mga paghahanda ay pinapantay natin dyan sa posibilidad na yan.
yung ating pakikipag-ugnayan po sa mga local government units at saka yung mga disaster councils in North Luzon ay tuloy-tuloy po, kasama yung mga local preparations nila for the evacuation center at saka yung stockpiles and rescue teams and yung kanilang road clearing operation. Yung ating mga support naman po for the prepositioning of relief items naman coming from the national government, nakahanda naman po ang ating mga stocks ready for deployment for immediate sending and delivery doon sa mga communities pag nangailangan yung evacuation, nangailangan yung local government units natin. Yung ating din naman pong mga equipment for road clearing, pati yung ating mga puwersa for search and rescue ay ready na rin po to respond in case na kailanganin ng additional support na itong ating mga kasamahan po dyan. Marami pong salamat sa inyong binigay sa aming oras sa Balitang Hali at sa lahat ng mga update na ibinigay niyo po. Thank you, Ma'am Connie. Ingat po tayo palagi. Good morning. Ingat din po kayo. Yan po naman si Mark Timbal and the RRMC spokesperson. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.